Okay, so today we will talk about yung ano ba yung mga nangyayari in your car manufacturing. So, noong nakaraan, ang pinag-usapan natin is yung history kung bakit naging manufacturing giant si Toyota. Okay, tignan natin yung ink color ko, baguhin natin. I like this one, yellow. Tapos, lakyan natin, ha. Yan, okay. So, ano ba yung mga ano natin dyan na pag-usapan nakaraan? So, from Toyota, syempre, kailangan nating isipin kung ano-ano ba yung mga nangyayaring processes pagdating ng pag-manufacture ng single car. Okay? Hindi lang naman yan pagdating dyan, gagawa ka ng kotse, magdidibuho ka, gagawa ka ulit, ilalagay mo dito sa printer, ilalagay mo sa welder. So, magulo yung proseso, di ba? So, this type of manufacturing process nung kay Toyota, ang ginawa niya, ni-revolutionize niya yung way of manufacturing. Paano? So, ang ginawa niya is, he made it systematically that everything dun sa kanyang process will be available whenever needed. And that is due to the e-kanban, yung tinuturo kong nakaraan. Okay. So first, syempre, 'di ba? Development. Dito papasok yung R&D department. Ano ba yung R&D? Research and Development, okay? Research and Development Department. Nag-invest si Toyota ng 10% of its revenue to the research. Na iniisip niya, ano po ba yung cars na kailangan ng tao ngayon? Are they performance cars? Family cars, transportation and comfort cars, or yung car na durable, yung pwede mo bang ipasok ng transportation, pwedeng family use, pwedeng sports, pang sports. So dito yun nila, sinosolve at tinitignan nila by statistics kung ano ba yung mabibiling kotse. Okay? Diyan pumasok yun sa development. So after R&D, magpo-propose siya yung kanyang research and development department ng propose niya dun sa top management na, "Sir, ito po yung maganda nating gawing kotse. We have prepared the design. Now, yung design na yon using AutoCAD, SolidWorks. Tapos, after that design, ia-approve yan ng iyong mga top-tier management." Kung saan, titignan nila na pwede nyo bang i-manufacture yung cars. So, with my experience dyan sa ating nag-aral kasi kami ng yun, optimization. So, in optimization, yun na yung course na yun, malalaman mo yung profitability ng isang bagay using yung production mo, considering they are, dependent variables X, Y, and Z, and then the number of units you can produce using those resources kung saan magkakaroon ka ng maximum profitability, a break even, or just simply bankruptcy. So, doon nangyayari yung development. Kinoconsider mo yung economics, the feasibility, the possibility, manufacturability ng product. And after development, papasok dyan yung production preparation. Sa production preparation, under the system, okay, kinoconsider ng iyong mga supervisors and then the production area kung ano ba, available ba sa system mo yung parts na i-insert mo dun sa car. Okay? Dito nangyayari sa production preparation. And then after anong tawag dun sa process na yon? That is inventory. Tinitignan mo at chinecheck mo sa system mo if the resources will be available for you. And if not, magko-commission ka ng manufacturing companies in subcontract para i-produce sa'yo yung parts na needed mo. Okay? And then, ipoproduce na yan sa production. Under production, there are different steps. Yung paggawa ng gulong, paggawa ng chassis, paggawa ng metal body, painting, ano pa? Assembly line, electronics line,
at kung ano-ano pang inilalagay mo dyan sa iyong kotse. Kasama dyan yung, ano, yung testing ng iyong kotse. Pero babalik yun dito sa development if your car has not passed yung ano, international safety standards for automobiles. Yun. Yun yung process. And then, development. Dyan ha. Under development, yan yung process that creates growth. Dyan natin, ini-study kung yung project ba natin or yung product ba natin will have a positive effect on our, ano, on our company. And then, syempre, sabi nga ng consumer rights, the customers are always right. So, whatever the demands of your customers will reflect doon sa, ano, profitability ng iyong product. Okay? Under development, ikino-consider natin yung, ano, yung mga constraints na yung physical, okay? Yung economic values niya, yung environmental impact, the social impact, and then demographic impact niya. Saan? Iko-consider natin yung ano? Yung customers natin under development. Siyempre, magbebenta ba naman tayo ng produkto na hindi papatok sa panlasa ng ating mga mamimili? Siyempre, hindi. Diba? Kailangan mo dyan, ang pipiliin mo, yun talagang swak na swak sa'yo, diba? At yung pipiliin ka rin. Diba? Sabi nga dito, falling in love is easy. Tama nga naman. Having sex is easier. But bumping into someone that can spark your soul. Now that is rare. Ang hirap nga naman humanap, diba? Dyan, parang development, diba? Tama ba? Yung mga napakadadaling bagay, madali rin mawawala sa atin. Okay? Kaya kailangan, we think through it all. Kailangan isipin natin muna at pag-aralan ng bagay-bagay bago natin gawin. Okay? Under development. Okay? And then planning. Siyempre, hindi ka naman gagawa ng steps without planning. Proper planning. Okay? Under development. Ano ba yan? That is the process of thinking about the activities required to achieve the desired goal. Tama ba? Sa lahat ng bagay, kahit kriminal, nagpa-plano. Okay? There are two types of plans. The plans that are realized and then the plans that are not realized. Plano lang. Okay? The plans that fail, at least you tried. The plans that have been, ano, set aside, you never tried. Okay? Ganun lang yon. In thorough planning and brainstorming, you can create such good ideas that you can input into your goals and then to make it realized. Yan. Yan ang planning. Number two, sa design. As engineers, hindi lang tayo dapat magaling sa handiwork. Kailangan magaling din tayo sa design. Diba? And the designs should have common sense on them. Bakit, sir? Tignan nyo itong coaching to. Sabi nila, anong tatalo daw sa 4-wheel drive o di yung 8-wheel drive? Diba? 4x4x2. So, anong mangyayari pag ganyan ang design mo? It can work, pero is that economical? Is that practical? Under design, kinoconsider natin yun. Dito sa design, imaginative brains and imaginative minds are needed. Okay? A playful mind can be needed but not that commonly needed. Hindi naman ganun ka-required ang pagkakaroon ng playful mind. Kailangan mo lang na ano, you will always think about the others, not of yourself. Isipin mo yung iba, hindi yung kung ano lang yung nagustuhan mo. Ganyan sa designing. And sabi dito, a plan or specification for the construction of an object or system or implementation of an activity or process or the result of that plan, yung plinano mo, or the specification in the form of a prototype, product, or process. So, kung ano yung plinano mo, yung idrinawing mo sa yung drawing boards, you will put it into the design. And then, titignan mo if this design will suit yung panlasa ng iyong consumers. Ito ba? Pasok ba sa panlasa ng consumer mo ito? Hindi, syempre. This is not practical. This is feasible, but not practical.
Kasi pagdating sa consumers, kino-consider nila the practicality of the car. Yes, it will make you ano, it will make you travel from point A to B. Pero economical ba 'yan? Ang dami mong gulong. 'Di ba? Hindi, syempre. Design will play a key role. Ano? Aesthetic? Okay? Ergonomic and practicality. Diyan papasok sa design. Ito, low rider, okay? Yung mga low rider natin. Gustong gusto nila, ewan kung bakit. Okay? So, that is for designing. Number three, sa body design, syempre. Iko-consider mo sa body design mo yung ano? Yung tibay ng chassis. Ano ba yung chassis, sir? Chassis. Okay? It is the backbone, the skeleton, the entire holding skeleton of your cars. Kapag ang chassis mo, malambot, okay? Yung design mo, guguho yan under testing. Okay? Dito sa body design, will ano, papasok dyan yung simulations of the stress analysis, yung stress loading, if ever your design will withstand a certain load on the axles. Ano ba yung axles? Yan yung pergulong. Okay? Okay. Under your body design, you will ano, consider yung ergonomics, yung placement ng motor sa yung vehicle, sa auto, yung kung ano ba yung kinagawian sa automobiles, sa motorcycle, sa truck, sa buses, sa coaches and vans. Ngayon, dito sa body design, I have a certain experience about that. Kinumpara ko yung chassis ni BMW or di BMW sa chassis ni Corolla. BMW, kapag nag-drill out ka dun sa iyong chassis, makikita mo that is full aluminum. Kaya magaan ang bodies ng BMW. And yung aluminum na yan, hindi yan yung aluminum na ginagamit pang frames ng ano, ng mga istante ng pandesal. Hindi yan yun. Ang ginagamit nila dun is aircraft grade aluminum. For lighter and sturdier and more strength materials. Ang dating naman kay ano, kay Toyota, ang kagandahan kasi sa steel, lahat ng mekaniko or body makers, kaya nilang gawin kapag sakaling magkaroon siya ng bend. Yun ang kagandahan sa steel. Ito kasi kailangan mo ng special skill kapag magwe-welding ka or mag-upgrade ng chassis kapag ang chassis mo is aircraft grade aluminum. Kailangan meron kang level 3 accreditation ng welding. Yung marunong ka magtig. Tungsten inert gas welding. Yan, sa body design. Okay? Prototyping and evaluation. Dito na yan papasok yung SolidWorks natin. So, under dito, inaano natin? Kino-consider natin yung aerodynamic properties of the car. Yan, makukuha nyo to using CFD ng SolidWorks. Yan. If you're ano, your car will produce turbulent wind around it or laminar wind. Nakaka-apekto yun para ano, ma-achieve ng car mo yung full potential niya or yung top speed niya. Or even nakaka-apekto yung kanyang ano, nakaka-apekto siya sa kanyang speed and yung fuel economy. Okay? To check the precision of the prototype, syempre, what we expected, what we made. Yan. Dito natin ni-evaluate yung magiging performance ng iyong kotse. Production at preparation. After thorough ano, designing, prototyping, evaluation, and then study under your research and department, syempre, ilalaunch na natin yan muna bago natin i-produce. And then after launching that, syempre, bago ang mag-launch ng product, this is what I've learned, ha? Before the launching of your product, in order to protect your product and your rights as the creator, you have to apply for a patent for your product. Okay? Natutunan ko yan under IPO. Ano ba yung IPO? Intellectual
Intellectual Property Office of the Philippines. Nag-ano ako dyan, nag-training ako dyan. So you have to ano, you have to patent for your products para maprotektahan yan. Hindi lang in monetary value, but yung ano, yung development mo. Kasi sa'yo nang galing yan. You have your rights as the inventor or maker to patent your works. That nobody is entitled. Nobody is entitled to copy your design, your product. Okay? And under production and preparation, sabi dito, to create quality vehicles, high-level production preparation is required. A worker-friendly production, syempre, hindi lang naman tayo, ano, hindi lang naman tayo magpo-produce ng car, isipin natin yung, ano, profitability. We should also consider yung magiging workplace natin, yung welfare ng ating mga workforce, and then, kung gaano sila ka-skilled. Kaya yung iba dyan, pinaaral pa nila sa Japan, tapos pinadadala ng ganito, ng mga semi-seminars para matuto yung kanilang tao. Okay? Sabi dito, a worker-friendly production line of high quality and low cost for high mix, low volume manufacturing can be achieved by applying the following to the production line. Yung mga press dies, ayan, press dies. Ano yung press dies? Meron kang sheet ng metal? Ipipress niya doon yung ano? Ipipress niya doon yung kanyang blank. Ano ba yun? Negatives ang tawag nila. Kung saan, yung negatives na yon will form a certain type of body para sa iyong car. Mare, Toyota Vios. From sheet metal, pupress niya yan sa die. Pag angat ng press na yon, ayun na, nakahulma na yung body ng car mo. Ganun yung press dies. To realize aesthetic designs created by design vision. And then, assembly jigs. Ano ba yung assembly jigs? Yan yung mga nakapila in train. Kung saan, yung pinodos mo dito na die, yung blank, okay, ia-assemble na nila yan dun sa assembly jigs. Hanggang sa dulo ng iyong production line, assembled car na siya. And, to tell you the truth, one Corolla will only take 5 minutes to create one sa assembly line ng Toyota nowadays. Okay? And then, one Ford Mustang will only take about 15 minutes to create. Ano pa yung mga cars na gusto nyo? Yung Mack truck, okay? It will only take 28 minutes to produce one. An Agusta plane, okay? Agusta helicopter will only take about 6 months to produce. Okay? 6 months to produce. And then a 747, Boeing 747, ano, passenger jet, will take up to 6 months to 1 year to produce one. Okay? Yun yung sa production line. Next one. Under the production, kailangan natin i-examine muna yung productivity. We perform simulations using ano? Using different platforms or apps para ma-create natin yung isang produkto. Now, this is one of my ano, my expertise, the injection mold plastic. And hindi naman ito yung buong pinoproduce ko, ah. This one, okay, is a screw. Itong screw na to, ah, ginagawa ko yan sa lathe machine. That can be as long as one passenger bus. And habang lumalaon, itong shafting ng screw na yan, lumiliit ng lumiliit. And this one will be the funnel kung saan inilo-load mo yung, ano, yung pelletized plastic. And this one will be the heater. Heated yan, heated cylinder. At yung heated cylinder na yan will melt the plastic. Okay? Into ano? Yung pwede mo lang siyang i-form. Yung hindi talaga siya burn na burn. Yung sunog na sunog, hindi burn na burn, ha? Yung sunog na sunog siya, hindi siya ganun. Kailangan molten plastic lang siya para i-inject siya dito. Bakit siya tinawag na plastic mold injection? Kasi para itong syringe na ini-inject niya yung molten plastic into a negative and positive die. Negative and positive die kung saan ipo-form niya yung plastic part na yon. Okay? Meron dito, meron kaming worker when I was working. Okay? Nag-ano siya, nagbara daw yung pellet nandito. So siya, hindi niya pinatay yung makina, inilagay niya yung kamay niya dyan, okay? Kinain yung kamay niya.
So after noon, kasama ng plastic yung mga daliri niya. That is one ano, one hazardous way of doing work. Okay, kaya kailangan natin ng safety officer. Pero not necessarily, ano siya, licensed by OSHA. Okay, kailangan may training lang siya. Process planning. Now, sa process planning, we have to verify of the equipment, yung procurement na equipment. Siyempre, hindi naman lahat ng gagawin natin, nandyan na agad yung ating materials. We have to consolidate with other, ano, with other commissioning companies to produce as machines. Kasi, under our production line, hindi naman natin pwedeng ihinto yan at, ano, mag-employ tayo ng iba pang machines. Kailangan tuloy-tuloy ang production. So, kapag kulang ka ng machines na gagamitin, merong a specialty machine, yung machine na yon will be used and then, iaano mo, po-prototype mo, rapid prototyping, i-order mo yan and then someone will make it for you para dun sa iyong manufacturing. Now, pagdating dyan, we develop plans for a high-quality, low-cost, worker-friendly manufacturing process. Ibig sabihin, ang gagawin na lang ng ano, you minimize the human intervention. Para ano? Para ma-minimize mo yung safety hazards pagdating ng workforce mo. And then, ang gagawin na lang ng tao is to inspect whether yung product mo is correct or not. Yan, yung jigs na yan, yan yung mga certain fixtures na kung saan, ano, sila na yung iloload mo lang dun yung isang sheet metal sa jigs na yon, ipoproduce na niya yung form na gusto mo at kailangan. Okay? Then yan. Number 3, equipment tryouts. Siyempre, meron tayong research and department, meron din tayong testing department. Okay? Ano ba yung nangyayari sa testing? We perform 3D simulations of the manufacturing process to verify the productivity and quality. And this one is the one that is awarded by ISO. International Standards. Yan. ISO. Yan yung tinitignan nila. Kung gaano kaganda yung production mo. And we define the conditions. Kung efficient ba. Okay? Kung sunod-sunod ba. Ganyan yung ginawa ni Toyota. So after ng body, pe-paint niya na yan ng primer. After ma-painting, ayun na. Pupunta na yan. In every minute, meron silang ano, lumalabas from processes na blank cars kung saan iloload na nila yung mga ano, components like the engine, yung electrical, the seats, the windows, tapos ite-testing nila yung motors noon para ano, bago nila ilagay sa sakyan, te-testing nila para malaman nila if okay yon, mayroong mag-a-arise na error, ayan, dyan papasok yung quality check. And then, if that is now good for them, doon na papasok yung ating mass production. Okay? Rapidly, ipoproduce nila yan. Okay? Yung sinabi ko nakaraan, dati it would take 30 seconds to produce one Toyota Corolla. Now, it would only take 20 seconds to create one. And every after 20 seconds, may bagong napoproduce na Toyota. Okay? Parang Philippines. In every second, tatlong bata ang nabubuhay. Mass production. Now for the production. Sabi dyan yung kay Toyota, ha? The Miyagi, Ohira, Miyagi, Taiwa, Iwate, Higashi, Fuji plants, vehicles are being manufactured safely with effective worker-friendly production. Pero dito, around Southeast Asia, sino nagpo-produce? That is Thailand. Bakit ba si Thailand? Even Isuzu? Isuzu. Yung kay Honda. Yamaha. Okay, meron pa. Si Toyota. Mitsubishi. Suzuki. Lahat sila pinoproduce sa Thailand. And why? Kasi, Philippines has ano, ang last one na nagproduce dito sa atin locally is Mitsubishi. And hininto na nila yung production nila. Bakit? Ang mahal daw ng kuryente. And the last one na i-produce nila dito sa Philippines is the Mirage G4. Mapapansin nyo, bakit ang Mirage G4 500,000 sub plus?
Eh, ang ano, ang tawag dito, Toyota Vios, around yung basic model na is 450,000 pesos. Because Mitsubishi Mirage is produced in the Philippines, which ano, yung resources niya costs more than Toyota that is produced in Thailand. Ganon din yung Isuzu D-Max. That is the only pickup truck na pinudus dito sa Pilipinas. At ang mahal-mahal niya kaysa sa ano, base model ng Ford Ranger XLT na which is 998,000 pesos. Ang Isuzu, base model, 1.1 million. Okay, kaya ang mahal-mahal. Doon lang tayo sa Thailand. Mas mura pa daw mag-import at mag-export ng cars kaysa mag-produce ka locally. And that is true. Because the Philippines is and has the highest rate for power production in the Southeast Asia and Asia Pacific. Kasi Thailand, alam ko, meron na tong ano eh. Meron na siyang nuclear power plant. Unlike Philippines, na nuclear power plant, natatanga pa rin tayo hanggang ngayon. Okay? May tanga-tanga kung ano nung paniniwala nating Pilipino. Yan, ito. Stamping. Yan, ipinoproduce natin from blank dies yung mga cars. Ito na yan ha. Ito na yung sa ating mass production. Welding. Wini-weld natin yung hindi kayang i-join ng mga makina. Pero minsan, ang ginagamit na dito is industrial robots for welding. Anong ginagamit nila dyan na welding part? Welding type. Hindi ismaw. Kasi ismaw creates ano? Corrosion. Eh sir, ano bang magandang gamitin na hindi magaanong mag-create ng corrosion? Yung MIG welding. Yan. Ito yung process, ha? MIG welding, magnesium inert gas welding. Yung tss, ganun lang yung tunog. Tss, kala mo umiihi. Tss, ganun. Yun pinakamaganda nilang welding type. Okay? Then painting. Before the painting na mangyayari, okay, ang ginagawa nila, ano, yung car, binabato nila yan ng negative electrons. Para ano? Kasi, nung ang tawag doon? Electron, ayun. Electron, may tawag doon eh. May tawag sa process na yun. Na electron-activated paint. Yung paint na yun, mag-ano lang siya, didikit lang sa car. Kung mapapansin nyo, gumamit kayo ng spray paint dun sa bakal. Di ba dumadaus-dus lang yung paint? Ngayon, ang ginagawa ng manufacturing processes, under painting, inililubog nila ito, yung kotse, yung body ng car, dun sa ano, rust remover una, tapos acid bath, and then clear water, and then ibababad na naman nila sa electron-activated na ano, na bath. Para yung paint niya mag-a-adhere sa kanya, atomized. Okay? Ganun yung painting niya. And dito, iba-ibang paints, iba-ibang halaga. Okay? Ano bang pinakamahal na paint? That is racing red. Racing red, pearl white, yan. Meron pa ibang tinatawag dyan. Merong racing red ni Ferrari, yung kay Honda, Honda red. Iba-iba yan, iba-iba ng color codes. So, mas mahal yon kapag iba-ibang color codes. And hindi yan, hindi yan basta-basta na ano, na paint. This paint will never react to UV light. Kasi magfe-fade yan kapag nag-react sila sa UV light. Okay? And then assembly. Assembly natin yung car. Ngayon, medyo kailangan din natin dito na medyo mauutak na tao. Kita mo ang gagawin nila. Pag mali-mali ang assembly mo, ganito magiging itsura ng car mo. Ayan. Okay? An assembly plant is a factory where the large items such as cars are put together, usually using parts which have been made in other factories. That is true. Okay? Common core, pero hindi common sense. Okay? Oh, so, inspection. Meron tayong mga QC and QA. Quality assurance, quality control. Ngayon, titignan natin if merong paint chip, merong maling assembly. So, after testing ng mga products natin, itetest uli yan bago natin ibigay sa dealerships. Okay? Meron tayong ano? Emission testing. Meron tayong safe testing for brakes. Meron tayong multiple viewpoints kung saan titest mo yung paint. Kung meron siyang paint chip. Yan. Yan, paint chip.
dito sa multiple viewing. Okay? After makompleto yung vehicle. So, we could minimize yung ano, yung problema katulad nito, katulad niyan. Okay? Kailangan natin ng QA and QC. And that is for the discussion ng ating ano, car manufacturing. So, sabi nga nila, makakasakay ka naman daw ng Mercedes kahit mahirap ka. Yun nga lang, sa katapusan na ng buhay mo. And that will be all for today. Have a nice day.